Kaya tingnan mo, na food poisoning ang mga gago. Hindi karma. Sana magtuloy-tuloy na. Hindi sila makabangon ngayon. Ano, sinisekreto-sekreto nyo pa? Na food poisoning kayo? Na food poison kayo? Ano, mainstream media? Asa na yung Fourth Estate Eklabush? Katuwang kayo ng bayan, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Bakit hindi nyo inulat na nakakain ng tae yung mga kongresista? Diba? Food poisoning, one of the causes sa this E. coli. O, naman nakakain sila ng tae doon sa tawi-tawi. If you smell what the rock! At ang ating pag-uusapan ngayon, mga congressman ay nalazon. Okay, ano yung story dito sa ano na to? Okay. Dumal tayo sa nalazon yung mga congressman. Nagkaroon ng pangbubudol doon sa tawi-tawi, like I think a couple of few days ago, kung saan pumunta si Bangag Jr. at yung mga minions ni Tambaloslos, ni Martin Romualdez, kung saan sila ay nagbigay ng mga ayuda, syempre gamit ang pera ng bayan, para kunwari ay may ginagawang kabutihan ang Bangag na administrasyon na ito. Pero yeah, May 24, so 27, 3, 4 days ago, Saturday dyan sa Pilipinas, pumunta po ang grupo ni Tambaloslos. Actually, tinitignan ko ngayon mga picture-picture nila. Kasama yung mga kongresista o tongresista, yung mga jutang ginemes na inuutusan ni Tambaloslos para magpakalat ng kasinungalingan patungkol sa, of course, kasama yung charter change, pagpo-contempt sa mga resource person. Ito yung mga grupo ng mga congressman na pumunta sa tawi-tawi at nagkaroon sila ng pagbigay ng ayuda, okay, cash and rice, okay, tinatawag nilang card gamit ang DSWD para i-counter actually etong mga maisog, mga hakbang ng maisog rally natin. And now, dumadami tayo at global na po ito. So ngayon, Saturday dyan sa Pilipinas, ayon sa ating impormante, ayon sa ating Juting Ahas, ay itinatago, okay, or news media blackout ang pagkalason ng mga masyokaw. Okay? Na food poisoning sila. Good! I'm so happy! Congratulations! Diba? Sana tuloy-tuloy na ang mga eksena. Yan ang tinatawag na karma. Okay, so ngayon, alam naman ng mainstream media na nalason ng mga jutang ginemes sa mga nilafuang nila, nilamon nilang mga paglamon na pera ng bayan. Okay? Kaya dapat yung mga yung pinapakain sa mga yun, mga ano eh, yung mga joe, okay, yung may mga punong-puno ng bakterya at para yan o. Anyway, so ito po ay news media blackout. Ayaw nilang i-report. Actually, meron silang function ito dapat dyan sa isang hotel, pero hindi nakarating ang mga kalaban ng bayan. Okay? Itong si Romualdez, itong sila Suarez, ito yung mga nakikita mong mga hukluban, mga jondang hukluban na mga kongresista, at itong mga young guns na mga bayaran ang mga kipailabum at ang mga kaluluwa ng mga yawa ay bayaran at magnanakaw sa kaba ng bayan. Nakita ninyo ang hagupit sa inyo, at I hope hindi na kasi kayo magbabago eh. At sana lipulin kayo ng natural power. You know what I mean? Lipulin na kayo at tuluyan na kayong maglaho diyan sa Kongreso. See, nakita nyo yung karma sa inyo, tapos ikukubli nyo pa ngayon, news blackout, at kasama dito si Romualdez. Actually, tinitignan ko yung kanilang Facebook. Aba, 5 days wala silang 5 days ago or 4 days ago, wala silang activity. Sabi ni Ibon, congrats sa mga nalason. Diba? Masama na mag-wish
ng hindi maganda sa tao. Pero yung mga, itong mga pinag-usapan natin, hindi naman sila tao. Jejemonyo sila. So, okay lang. Right? Hindi pangit sa isang mga taong katulad natin na magsabi na sana ganito, sana ganyan. Sa mga taong disente, sa mga taong walang ninanakaw sa kaba ng bayan. Pero itong mga congressman, congratulations! Sana magtuloy-tuloy na yan. Okay. Sana tuloy-tuloy na kayong hindi makabangon sa inyong, you know, sa inyong pambubudol at panggagago sa taong bayan. So pumunta sila, ipinagmalaki nila sa kanilang Facebook page ni Romualdez na nabigay sila ng 3,000 each sa 5,000 katao doon sa Tawi-Tawi. Let's do the math. 3,000 pesos times 5,000 katao is what? 15 million pesos. Pero ang mga eksena ni Marcos Jr. diyan na meron mga may pondong, mga nakahanda na billion. Pero hanggang sinasabi lang ng bangag na gobyerno na may pondo na ganito, billion-billion. Pero ang binibigay sa taong bayan, ito lamang ay ginagamit nila itong mga kawawang kababayan natin, papipilahin nila doon sa mga plaza, sa basketball court, pasusuotin nila ng mga bagong Pilipinas, bagong Pilipinas t-shirt. Ano ang purpose ni Martin Romualdez at ni Bangag Jr. at yung mga nalason? Kaya sabi ko nga, dapat tuloy-tuloy na at maramdaman nyo yung hagupit ng natural disaster. Kung disaster ang tawag yan. Natural power namin. Power ng forces. Okay? Forces. Natural forces. Para kayo ay pagbayarin sa inyong kababuyan. Sa taong bayan, pagnanakaw, pangluloko. Imagine nyo, ipinagmalaki nila, kinaray-karay nila yung mga kababayan natin sa Tawi-Tawi at sa iba pang parte ng Pilipinas, Mindanao. Let's talk about Mindanao. Mga kababayan, pinasuot pa ng mga t-shirt. What is the purpose behind of it? Kung ikaw ay tutulong, kung ikaw ba, palangga. Okay? Si Commander Aguila, how are you, palangga? Mama Rebecca Jama, ikaw, mamimigay tayo ng sa isang barangay. Okay? Maisip mo pa ba na, yan, si Sandra Gombok, ayan, leader ng Maisog, hakbang na Maisog, Vancouver, tsaka si Charlene. Ayun, ikaw ko nung abi, no? Ikaw mamigay tayo ng mga something sa ating mga baryo-baryo. Mag-e-effort pa ba ako na, pasuotin natin sila ng mga t-shirt ng Maharlika, ganito, ganyan-ganyan, ng Maharlika t-shirt, isa-isa sila. Unless na I have stocks, pero wala na ako mga Maharlika t-shirt, dati meron ako niyan eh. But anyway, yung t-shirt, yung igagastos mo sa t-shirt na ipapasuot mo, ibinipinera mo na lang sana. Pero what is the intention of this bangag administration? The intention is tapatan yung hakbang ng Maisog at linlangin na naman ng taong bayan na kunyari maraming sumusuporta sa kanila. Pero ang totoo mga kababayan, kinaray nila ang mga kababayan natin at ang iba doon ay hindi naman 3,000 ang nakuha nila. Ang press release ng bangag na gobyerno namigay ng 3,000 pero yung iba ang nakuha 500, 1,000 lang mga ganun. So pambubudol sa hindi actually total ng 15,000 ang ipinabigay na doon sa area na yon kung saan sila ay na kinarma, digital ang karma, sabi nga ni Palangga. At again, granting na mayroon na namigay sila ng 3,000 each sa 5,000 katao, mga kababayan, that's only 15 million and kailan maglalast ang 3,000 pesos each? Ilan ang pamilya? 4. 3, 5, 10, iba 10. So, yun ay ginagawa nila, pinasuot nila ng mga t-shirt para kunyari rockstar pa ang mga bangag. Kunyari maraming sumusuporta, pero yung mga kawawa nating mga kababayan, sila ay number one victims na kinakaray ng mga bangag para gamitin, pasuotin ng t-shirt. At itong 3,000 na ito ay 3,000, 1,000 ninanakaw pa ng nila Pinky Romualdez, yung buwaka ng inang
walang ginawa dyan kundi walang ikaw, Pinky. 'Di ba? Yan kamag-anak ni Martin, ni ano, nila Martin, nila Bong. Wala kang personality. Unang-una bobo ka. Bobo 'yan, undersecretary. 'Yan ang mga ina-appoint ni Kuting. Kasama ko sa dinner rin, hindi nga makapagsalita ng isang word pa. Pa cute-cute, hindi naman cute. Mukha pang butiki. Bigla ko naalala yung mukha niya. Yeah, ikaw Pinky, mukha kang butiki. Hanapin niyo yung pangalan na Pinky Romualdez. Monina, yan. Kayong naglilin lang sa taong bayan. Okay, mukhang jutiki. kung yung kanyang pinsan na si Bongbong kasi laki ng jutiki yung jet log. Ayan naman, mukhang jutiki. Hanapin niyo, hindi ako nagbibiro. Mukhang jutiki. Anyway, balik ako, mga kababayan. Ngayon, okay? Let's do the math. 5,000, ilan ang what do you call it? Population ng Pilipino. So 5,000 katao. Let's say, sige, 5,000 binigyan nila. O sabi ko nga, ipagpalagay na natin, kunwari totoo na binigyan nila ng 3,000 pesos each. Doon lang ba tayo iikot sa 5,000 katao na yon? Yun lang ba ang representasyon ng populasyon ng sambayan ng Pilipino na okay na kasi nakapagbigay na ng 3,000 after a week, gutom na naman? Ito po ay what? Band-aid solution na ginagawa ng gobyernong bangag para tapatan ang mga maisugrali. Kaya nga nila inaano yan, hinaharang. Naghinaharang nila yung mga venue. But ganun pa man, kinarma ang mga hitan, ang mga jut, mga yawa. Okay, kinarma at na food poisoning. Baka etchas yung pinakain sa kanila ng mga taga-tawi-tawi. Baka hagupit. Yan ang gawin nyo. Pagpatuloy nyo yan. Okay? At matutuwa ang taong bayan na malusaw sila sa mundong ito. So, ganun pa man, mga palangga, ginagamit nila itong mga ayuda-ayuda na yung mga AX-AX na yan. Pero ang totoo, hindi naman nakakarating sa taong bayan. Again, ito yung pinag-usapan namin ni Attorney Valera kahapon, no? Kung hindi niyo pa napanood, panoorin niyo, napakagaling ni Attorney Nedo Valera na pinag-uusapan na ang gobyerno ay magfo-focus dapat sa economic opportunity ng taong bayan at sustainability. Dapat hindi lang isang bigayan ng 3,000 pesos, wala na. Dapat ang ibibigay nga kabuhayan, oportunidad. Pero ang ginagawa nga ni Bangag at ni Tambaluslos at itong mga jutang yawa na mga kongresista ay ginagamit kayo, not only sa tawi-tawi, kayo po na mga vulnerable, una mga nasa yung mga mahihirap. Ginagamit yung inyong kagutuman, kahirapan. Pero bakit po ba kayo nagugutom? Hindi dahil tamad kayo, kundi wala kayong opportunity dahil hindi binibigay ng waka ng inang bangag na ito. Kunwari, bibigyan lang kayo ng 3,000 pero iba nga sa inyo, nababasa ko sa Facebook, hindi nakarating sa inyo yung 3,000, 1,000 lang. Papipirmahin kayo ng mga hayop na mga taga DSWD, kunyari 3,000 ang nirelease sa inyo, pagpipirma nyo, babawiin yung 2,000. Diba? May mga nag-expose na ganyan in the past. So, ang ginagawa ng bangag na ito ay talagang dahil nararamdaman na nila yung power ng bosses ninyo. Kaya tuloy-tuloy lang. Okay? Actually, may nag-message sa akin, babatiin ko lang ng bonggang-bongga dahil maganda yung gising ko ngayon. Nelson Suwal, thank you palangga. At magtataguyod sila ng hakbang ng maisog dyan sa Europa. I think si Ben Repol ng Italia ay pinost natin dyan. Gawin nyo to. Ipakita natin sa buong mundo. Let's help each other. Okay? Dahil dito, tignan mo, umiikot si Kuting. Kumbaga, it's better pa rin na ibigay itong mga kahit 1,000, 2,000 sa mga tao kaysa lahat na nakawin nila. But again, hindi tama ang ginagawa nila na ginagamit kayo, mga kababayan. Kaya tignan mo, na food poisoning ang mga gago. Hindi karma. Alam mo, kung pwede ko lang
kung meron ditong power ng kadiliman, 'di ba? Kung sabi ko nga, yun na, ito joke lang. Sabi ko kung may power lang talaga ng kadiliman at ialay ko ang aking alindog kapalit ng buhay ng mga hinayupak na 'yan para matigil na ang pambababoy ni Lisa, ni Marcos, ni Tromas at lahat ng mga 'yan. I'm serious. Iaalay ko kung kapalit ng juhay ko, kapalit nilang lahat at maganda na ang magiging sitwasyon ng Pilipinas, I will do it. Ngayon, ano, tambalos-los, hindi kayo makabangon, ano? Sana magtuloy-tuloy na, hindi sila makabangon ngayon. Ano, sinisekreto-sekreto nyo pa? Na food poisoning kayo? Ano, mainstream media? Asa na yung Fourth Estate Eklabush, katuwang kayo ng bayan, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan? Bakit hindi nyo inulat na nakakain ng tae yung mga kongresista? Diba? Food poisoning, one of the causes that is E. coli. O, naman nakakain sila ng tae doon sa tawi-tawi. Diba? Yes, sabi ni Party Han Summer TV, iaalay ko talaga, I'm serious. O, kung may power lang na superpower na malilipol silang lahat, I will do it, mga palangga. So ngayon, for Ma'am Raga, yan ang ginagawa nila ngayon, palangga. Karma is real. Kaya palakpakan natin. Okay? Kadiliman, sila yung kadiliman, palangga, di ba? Palakpakan natin. Sana magloko na kamo tanan. Nakaintindi ng Ilonggo. Hindi na kamo makabangon muli sa karma. Dahil yan ang, sabi ko sa inyo, kayong mga kawatan kayong lahat, kahit ano pang nakaw nyo, sa kaba ng bayan, pag pinakawalan ko na, ganun. Pag pinakawalan ko na yung kamandag ko, pag dumating na yung kamandag ko, pagagapangin ko lahat kayo dyan, papagapang ko lahat sa inyo, baka hindi na kayo makabangon, di ba? Karma is digital. Ayan. Sabi niyo din, Scorpion, wait mo, madam, ma-exercise mo na sila. Oo nga eh. Ayan mo, punta kong Cambodia, marami daw dyan. Anyway, mga palangga, yan yung nangyayari ngayon. At ang sabi sa atin, actually ang ating ano diyan, ang ating puting ahas, kapwa rin nila kongresista. O di ba? Sabi ko sa inyo, yung buisit na buisit sa inyo na kongresista diyan.